Isang araw, nakaisip ng magandang ideya si Goldilocks. Dahil hindi siya mahilig magbasa ng mga libro, pinagpatong-patong niya ang lahat ng libro sa bahay na parang matataas na tore. At masaya siyang tumalon-talon sa ibabaw ng tore. Nang makita ito ng kanyang ina, pinayuhan niya si Goldilocks. Ang libro ay sa pagbabasa, masisira lang kung paglalaruan mo. Pero ang mga libro ay boring. Mas masaya kung lalaruin ko na lang. Sa sandaling iyon, napansin ni Goldilocks ang isang aklat na muntik nang malaglag sa bintana. Saan galing ang librong ito? Nang hahawakan ni Goldilocks ang libro, biglang nagkapakpak ito at lumipad patungo sa gubat. Nagtaka si Goldilocks, kaya sinundan niya ang aklat. Hoy! Teka! Lumilipad na libro! Tigil! Asa na yun? Sa liblib ng gubat kung saan tumatakbo si Goldilocks, may isang puting bahay. Isang pamilya ng kambing ang nakatira dito. Ang bahay ay puno ng mga aklat, na pati mga kapitbahay nilang mga hayop ay nanghihiram ng aklat sa pamilyang kambing. Si Tatay Kambing ay hindi natulog nang hindi tinatapos ang libro sa pagkakarpintero. Libro sa pagluluto naman ang laging kasama ng nanay. At ang batang kambing ay mahilig sa libro ng mga engkanto. Ganun pala! Ngayon ay makakagawa na ako ng sarili kong tumba-tumba! Dapat pakuluin ang sopas ng 8 minuto. Ngunit nung araw na iyon, nababalisa ang batang kambing dahil hindi niya mahanap ang paboritong aklat. Hindi ko makita ang libro ko! Yung librong may pakpak! Baka naman na masyal sa kagubatan ng aklat mo, aking anak! Lumabas ng bahay ang pamilyang kambing upang hanapin ang nawawalang libro na may pakpak. Samantala, natatakot na si Goldilocks dahil naligaw siya sa gubat. Paano ako makaka-uwi ngayon? At hindi ko na rin nakita ang libro. Kaya nilapitan siya ng may pakpak na libro na parang paru-paro. Nang habulin ni Goldilocks ang aklat, lumipad ito papunta sa bahay ng pamilyang kambing. Nang marating ni Goldilocks ang bahay, kumatok siya sa pinto. Dahang-dahang bumukas ang pinto. Tao po? May tao ba dyan? Nakita niya ang napakaraming aklat. May dilaw, may pink, may manipis at makapal. Hinanap niya kung saan nagtatago ang may pakpak na aklat. Ang kapal ng libro sa pagkakarpintero. Sobrang boring talaga. Natagpuan ni Goldilocks ang iba pang mga aklat sa bawat sulok ng bahay. Ngunit interesado lamang siya sa aklat na may pakpak. Ito naman ay cookbook. Ang pagluluto ay hindi para sa akin. Hindi pa rin makita ang libro na hinahanap niya, napagod si Goldilocks. Nang humiga siya sa isang sulok upang magpahinga, pumuwesto ang lumilipad na aklat sa ilalim ng kanyang ulo na parang unan. Samantala, pauwi na ang pamilyang kambing. Hindi rin nila nahanap sa kagubatan ang aklat ng batang kambing. Pagpasok nila sa bahay, nakita nila na nagkalat ang mga aklat. May naghagis doon ng pangkarpintero kong libro. May naglagay ng cookbook ko sa kaldero. May nakatagpo sa aking libro. At hindi lang natagpuan. Ginawa niya itong unan. At tinulugan pa. Nang umiyak ang batang kambing, lumapit agad sa kanya sina nanay at tatay kambing. Laking gulat nila nang makita si Goldilocks na natutulog. Sino ang batang ito? Bakit niya kinalat ang mga libro? Tingnan niyo, nagusot na ang pahina!
Nagising si Goldilocks nang marinig ang pag-iyak ng kambing. Kayo'y... ako si Goldilocks. Huminahon ka, Iha. Hindi ka namin sasaktan. Hinahanap ko lang po itong lumilipad na libro. Paumanhin, pumasok ako sa bahay niyo. Sa akin ang librong nasa kamay mo. Hindi ko yan pinamimigay. Pero sa unang pagkakataon, gusto ko nang magbasa ng libro. Naiinis ang batang kambing. Pero laking gulat niya dahil ngayon lang niya nakita ang mahiwagang aklat na nagpahiwatig sa iba. Wala bang ibang bata na nakakita sa lumilipad na librong ito? Siguro ay pinili ka niya, Goldilocks. Sige na nga, iyon na lang, regalo ko na sa'yo. Parang nasa tuktok ng mundo si Goldilocks sa saya. Sinimulan niya agad basahin ang mga unang pangungusap sa misteryosong aklat. Sa sandaling iyon, lahat ng aklat sa bahay ay lumipad at umayos sa istante. Ha? Huh? May magic din ang ibang mga libro dito? Walang magic ang mga libro, Goldilocks. Ang ating imahinasyon ay lumalago salamat sa mga libro. Yun ang hiwaga. Dumidilim na, Goldilocks. Ihahatid na kita. Baka nag-aalala na ang nanay mo sa'yo. Pero di ko pa po nababasa yung ibang libro. Walang makakabasa ng napakaraming libro sa isang araw. Pwede ka naman pumunta dito kahit kailan mo gusto. Hinatid ng pamilyang kambing si Goldilocks sa may hardin ng bahay niya at nagpaalam na sa kanya. Mabilis na nilang pasan ni Goldilocks ang kanyang ina, humiga sa sahig at sinimulang basahin ang misteryosong aklat. Goldilocks, saan ka ba nagpunta sa buong maghapon? Hinabol ko po yung lumilipad na libro, nanay. Lumilipad ba ang mga libro? Hindi talaga lumilipad, pero kahit ano ay pwedeng mangyari sa kathang isip. Mula sa araw na iyon, ang batang kambing at si Goldilocks ay naging matalik na magkaibigan. Minsan ay nagpapalitan sila ng aklat, minsan ay nagkikita sila para sabay na magbasa ng aklat at mangarap. Dahil napagtanto ng magkaibigan na ito na ang misteryo ng mga libro ay maaaring matuklasan sa pamamagitan ng kathang isip at ang ating mga pangarap ay makakamit kung palabasa tayo ng libro. Tapos na ang bakasyon. At ang araw na pinakahihintay ng mga batang kambing ay dumating na sa wakas. Yehey! Ngayon ang unang araw ng eskwela! Sabik na akong makita ang mga kaibigan ko! Ako rin! Pinapasok na ng inang kambing ang kanyang mga anak sa paaralan. Habang naglalakad ang pitong munting kambing, biglang napahinto yung isa dahil nakalimutan niya ang isang bagay na napakahalaga. Ay! Nakalimutan ko ang coloring book ko! Sige na mga kapatid ko, susunod na lang ako. Habang pabalik ng bahay ang munting kambing, ang malaking masamang lobo na si Jack na laging gutom ay naghahanap ng mabibiktima sa gubat. Masyadong malaki yun. Masyadong maliit naman yun. Di ako mabubusog dun. Ito naman masyadong mabilis. Di ko mahuhuli. Maya-maya, nang makita ang munting kambing na nag-iisa, tuwang-tuwa ang lobo. Wow! Isang batang kambing. Paborito ko. Para malinlang ang munting kambing at para mailayo sa kalsada, gumawa ang masamang lobo ng dalawang antena mula sa sanga ng puno at dalawang pakpak mula sa malalaking dahon. Kamukha ko mga paru-paro na yon na kaibigan ng mga kambing. Lolokohin ko ang kambing na yon at lalamunin ko siya. Siguradong masarap. Malapit na ang munting kambing sa hardin ng bahay niya nang biglang humarang ang malaking masamang lobo sa harap niya. Ha? Ikaw? Di ba ikaw yung masamang lobo na si Jack? Saklolo! Hindi no. Hindi ako lobo. Paro-paro ako. Tignan mo. Ang mga lobo ba ay may ganitong mga antena?
pero may mahabang buntot ka. Pero malalaki rin ang pakpak ko. Ah, paru-paro ka nga. Oo. Ako ang pinakamalaking paru-paro sa gubat. Nakatira ako sa isang napakagandang lugar. Halika, sama ka sa akin. Pero, may pasok ako ngayon. Di tayo magtatagal. Saglit lang tayo tapos babalik din. Ayaw mo ba nun? May maikikwento ka sa mga kaibigan mo sa unang araw ng eskwela. Naisama rin ng masamang lobo na si Jack ang munting kambing sa liblib ng kagubatan. Habang ang iba pang mga batang kambing ay nagpipinta sa klase ng sining. Pero nang mapalingon ang isa sa magkakapatid, nakita niya na wala pa rin sa pwesto ang kapatid nila. Nagmamadali niyang sinabi ito sa kanyang guro, kaya lumabas silang lahat upang hanapin ang hindi nakapasok na kambing. Samantala, ang munting kambing na sumusunod sa lobo ay nagtataka, kaya nagtanong siya sa lobo. Lumilipad ang mga paru-paro. Bakit ka naglalakad? Di ba nakakalipad ng katulad mo? Oo, kasi kung lilipad ako, magkakabagyo. O sige, pumikit ka, tapos bumilang ka ng tatlo. Okay. Isa? Nagtali si Jack ng manipis na dubid sa kanyang bewang at sinabit ang sarili sa sanga ng puno. Dalawa? At inugoy-ugoy niya ang sarili pakaliwat kanan. Tatlo! Nang imulat ng munting kambing ang kanyang mga mata, nakita niya ang masamang lobo na pinapagaspas ang mga pakpak. Nakakalipad ka nga! Ngunit dahil hindi kaya ng sanga ang bigat ng lobo, nabali ito. At nang bumagsak ang lobo sa lupa, natanggal ang isang pakpak niya. Ay! Nasira ang pakpak mo! Teka, hihingi ako ng tulong! Teka lang, di ka pa ba nakakakita ng paru-parong iisa lang ang pakpak? Iisa lang talaga ang pakpak? Nakatira sila sa isang tagong lugar sa gubat. Halika, sumunod ka. Narating nilang dalawa ang isang lugar sa kagubatan na puno ng matatalbog na dahon. Umakyat ang lobo sa isang dahon. Tumalon-talon siya na parang lumilipad sa hangin. Nabighani niya ang kambing na nanonood sa kanya. Lumapit ang masamang lobo sa kambing. Gusto na niyang kainin ito doon. Ngunit sa sandaling iyon, isang lumilipad na uwak ang dumapo sa antena sa ulo ng lobo. May uwak! Tulong! Takot ako sa mga uwak! Shoo! Hoy! Alis! Iniling-iling ng lobo ang ulo niya, pero nakuha ng uwak ang antena sa kanyang ulo bago ito lumipad palayo. Kinuha na uwak yung antena mo! Anong mangyayari sa'yo ngayon? Meron din mga paru-parong may isang pakpak at iisang antena, munting kambing. Ano? Talaga? Oo, punta tayo doon sa kuweba kung saan sila nakatira para makita mo mismo. Sige, bakit hindi? Interesado ako sa kanila. Tsaka, kung sino man ang papasok sa kuweba ay matututong makalipad. Di nga, gusto ko rin lumipad. Ang galing! Habang hinahanap ang nawawalang kambing sa buong kagubatan, may nakitang punit na dahon ng kapatid niya at isang putol na sanga sa lupa. Wala nang dahon at putol ang sanga. Sino ang gagawa nito sa kagubatan? Nang mapansin ng guro ang higanting mga bakas ng paa sa lupa, napagtanto niya na kagagawan ito ng lobo at naisip na baka nasa panganib ang nawawalang kambing. Kaya gumawa sila ng plano para iligtas ito. Samantala, pagpasok ng munting kambing sa lungga ng lobo, inalis ni Jack ang kanyang pakpak at antena. Takot na takot ang kawawang munting kambing nang makilala niya ang lobo. Saklolo! Ikaw nga ang masamang lobo!
Pagkaraan ng ilang sandali, narating ng guro at mga munting kambing ang bungad ng lungga ng lobo at nagtago sila sa dalawang gilid. Kinuha ng guro ang malagkit na sinulid na ginagamit nila sa klase ng pagpipinta at kinabit ito sa magkabilang gilid ng pasukan ng kuweba. Tapos ay hiniling niya sa mga kambing na magingay at sumayaw sa harap ng kuweba. Nang marinig ng lobo ang boses ng mga kambing, naalerto siya. Aha! Marami pa palang kambing doon. Teka nga, dadalhin ko rin sila dito. Gusto sanang sunggaban ng lobo ang mga kambing, pero dumikit siya at napulupitan ng malagkit na sinulid. Gumulong-gulong siya at nawala sa kagubatan. Tulong! Tulong! Salamat, niligtas niyo ako. Nagpaloko ako sa lobo dahil gusto ko maging lumilipad na kambing. Tanggapin mo kung ano ka talaga, munting kambing. Huwag mong ikumpara ang sarili mo sa iba. Sabay-sabay na bumalik ang mga munting kambing at ipinagpatuloy ang kanilang mga aralin sa unang araw ng eskwela. Mula sa araw na iyon, hindi na nalilinlang ang munting kambing sa anumang bitag dahil ang natututunan niya sa paaralan ay nagagamit niya upang mas maingatan ang taglay na buhay. Tuwang-tuwa ang munting kambing dahil ang araw na iyon ay kaarawan niya. Napakasaya niya nang sabihin ng nanay niya na may sorpresang ibibigay sa kanya. Sa tuwa ay nagtanong ang munting kambing sa mga kapatid. Ah! Ano ba ang sorpresa ni nanay para sa akin? Sorpresa? Hindi ko masabi. Di pwede. Ah, sige na. Sabihin mo sa akin, kuya. Ano ba yung sorpresa ni nanay sa akin? Kung sasabihin ko, hindi na magiging sorpresa. Di ko sasabihin. Samantala sa kabilang panig ng kagubatan, ang sakim na lobo ay naghahanap ng makakain. Makaraan ng ilang sandali, may nakita siyang dalawang batang usa. Huhulihin na sana niya ang usa nang marinig niya ang usapan nila tungkol sa nalalapit na pagdiwang ng kaarawan ng kambing na lahat ay imbitado. Edi lahat sila ay pupunta doon. Ninais ng gutom na lobo na busugin ang kanyang tiyan ng 7 kambing sa halip na 2 usa. Mabilis siyang nakarating sa bahay ng mga kambing. Nakita niya si Chef Panda at ang inang kambing na gumagawa ng isang malaki at makulay na cake na puno ng masasarap na candy. Natutuwang inisip ng lobo na nakatago siya sa cake at habang hinihipa ng kambing ang mga kandila, bigla siyang lalabas sa cake at lalamunin niya ang maliliit na kambing. Sa oras na iyon, tinawag ng inang kambing ang 2 sa kanyang mga anak para sa isa pang sorpresa. Dalhin niyo ang lobo na ito sa kaibigan nating elepante at sabihin sa kanya na hipa nito, pero huwag niyong ipapahalata sa kapatid niyo. Opo, Nay. Kaya naisip naman ng lobo na puputukin niya ang malaking lobo at huhulihin ang maliliit na kambing. Habang naglalaro ang imahinasyon niya, walang tigil ang paglalaway niya. Tapos ay tinawag ng inang kambing ang 2 pang anak niya. Puntahan niyo ang giraffe at sabihin na maglagay ng masasarap na sorbetes sa kanyang kariton. Sorpresa din nga pala natin ito, ha? Sorbetes? Yay! Ngayon naman ay inisip ng gutom na lobo na magtatago siya sa loob ng kariton ng sorbetes. Nagkubli siya sa isang sulok at nag-isip. Pipili siya kung anong plano ang kanyang itutuloy na mas madali niyang mahuhuli ang maliliit na kambing. Lumipas ang mga oras. Sa wakas, lahat ng paghahanda ay natapos at ang mga panauhin ay natipo na sa hardin. Siyempre, walang nakakaalam ng plano ng lobo. Masaya ang munting kambing nang makita niya ang mga regalo. Dumating ang elepante na dala ang malaking sorpresang lobo na hinipan niya.
Nang makita ng mga kambing ang lobo, hinulaan nila kung ano ang nasa loob. Oh, may higanteng payong kaya sa loob? Hindi, parang mukha ng lobo. Ano? Lobo? Naku! Sa sandaling iyon, hindi makapigil ang kambing at pinutok niya ang lobo. Ang malalambot na kending bulak na lumabas dito ay nagpasaya sa mga kambing. Napakagandang regalo po! Salamat po! Maya-maya, inanyayahan ng sorbeterong giraffe ang maliliit na kambing na kumain ng sorbetes. Masayang pumila ang mga kambing para sa sorbetes. Ngunit, nagsimulang kumalog ang karito ng sorbetes. Nagtatakang nakatingin ang lahat sa kumakalog na kariton. At lumabas ang kaibigan nila. Surprise! Akala mo hindi ako dadalo, no? Eto na ako! Ay, oo. Nainis nga ako eh. Meh! Nang oras na para sa cake, dinala ni Chef Panda at ng inang kambing ang cake sa hardin. Kahit medyo nahirapan. Mas mabigat ang cake kaysa sa inakala ko, Chef Panda. Wow! Lahat ng mga bisita ay nakatingin sa malaking cake nang may paghanga. Para sa akin yung higanteng cake? Oo! Halika, mag-wish ka at hipan ang mga kandila. Nagtipon ng lahat sa paligid ng cake. Nag-wish ang munting kambing at habang hinihipan niya ang kandila, nasira ang higanteng cake. Nagtalsikan ang mga piraso nito sa lahat ng dako. Sa gumuhong cake ay lumabas ang malaking masamang lobo. Napasigaw ang lahat at nagtakbuhan. May lobo! Takbo! Kinasan niyo mga anak! Kakainin tayo ng lobo! Magdago kayo! Sobrang gulo na ang inang kambing ay patakbo-takbo sa buong lugar upang iligtas ang mga anak. Nahuli ng gutom na lobo ang tatlong maliliit na kambing at tumakbo palayo. Mga anak ko! Bitawan mo sila! Masamang lobo! Makakahabol ka nga, pero hindi mo ako kayang abutan. Akala ng lobo na wala siyang maiiwang bakas dahil mabilis siyang tumakbo. Ngunit may natagpo ang bakas ang inang kambing. Sinundan niya ang mga candy na hinulog ng mga anak. Sakaling hindi niya makayang iligtas mag-isa ang mga anak, humingi siya ng tulong sa kaibigan niyang oso. Pumayag ang oso na tulungan siya. Pagdating ng lobo sa kanyang yungib, gutom na siya. Nang susunggabanan niya ang munting kambing, narinig niya ang masayang boses ng oso. La 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 la. Ang daming pagkain! Ang sarap-sarap! La 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 la. Naintriga ang lobo, kaya tinali muna niya ang mga kambing sa bato at nag-usisa sa oso. Anong meron, oso? Bakit napakasaya mo ata? Oh, may bonggang hangdaan doon sa dulo ng daan. Sobrang dami ng pagkain na hindi ka na magugutom ng isang taon. Pumunta ka na, siguradong magugustuhan mo. La 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 la. Nagpa siya ang matakaw na lobo na puntahan ang sinasabi ng oso. Pagbalik ko, kakainin ko pa rin ang mga kambing. Ngunit nang makarating doon ang lobo, wala siyang nakitang mesa o piging. Ang lugar ay isa lamang tigang na lupain sa gilid ng bangin. Nasaan ang masasarap na pagkain? Sa sandaling iyon, lumabas ang inang kambing sa pinagtataguan at mabilis na sinuwag ang lobo na nahulog ito sa bangin. Nagpunta kaagad ang inang kambing sa lungga ng lobo at iniligtas ang mga anak. Ah! Ikaw ang aming bayani, Nanay! Meh! Habang pabalik ang mga kambing sa masayang buhay, hindi naunawaan ng malaking masamang lobo na ang kanyang kasakiman ang tumalo sa kanya. Noong unang panahon,
isang maliit na bahay sa pinakamagandang bahagi ng kagubatan. At doon nakatira ang isang batang babae na may kulot at dilaw na buhok. Ang pangalan niya ay Goldilocks. Napaka-cute ni Goldilocks at minsan ay napakalikot din. Isa, dalawa, tatlo. Ay! Naku! Hindi sinasadyang nahulog ang pie na luto ng kanyang nanay. Goldilocks, ngayon ay kailangan mong maghintay para makaluto ako ng bagong almusal. Oo nga pala, huwag kang lalabas ng hardin at huwag pupunta sa gubat nang hindi nagpapaalam. Magpakabait ka, ha? Inip na inip si Goldilocks habang naghihintay. Eh kung isang maliit na hakbang lang palabas, dalawa o tatlo, hanggang saan kaya ako makakarating bago nila ako tawagin? Habang abala ang nanay niya, humakbang siya ng maliliit palabas ng hardin at papunta sa kagubatan. Sa liblib ng gubat ay may isang maliit na bahay kubo. Nakatira dito ang pamilyang panda. Mayroong isang malaking tatay na panda, isang katamtamang laki na nanay na panda, at isang maliit na batang panda. Maagang gumising si nanay panda para magluto ng nilagang labong na may banilya. Nagising si Tatay Panda sa masarap na amoy na galing sa kusina. Ginigising din niya si Baby Panda, pero tinatamad pa itong bumangon. Ngunit nang maamoy ng ilong niya ang nilulutong labong, hindi na siya nakatiis at bumangon na. Bagong luto ang inihanda ni Nanay Panda, kaya napakainit pa. Nanay, Tatay, pwede pumamasyal muna tayo saglit hanggang sa lumamig ang pagkain natin? At pwede rin tayong manguha ng kawayan para sa hapunan natin mamaya. Iniwan ng pamilyang panda ang kanilang pagkain sa mesa at lumabas na. Samantala, napapalibutan ng makukulay na paru-paro si Goldilocks na namamasyal doon din sa kagubatan. Ang sarap talaga mamasyal dito. Ang gaganda ng mga paru-paro. Natutuwang sinunda ni Goldilocks ang isa sa mga paru-paro. Hanggang sa nawala siya sa gitna ng malalaking puno. Patuloy siyang naglakad-lakad. Kaya napagod siya at gutom na. Maiiyak na siya nang matanaw niya ang bahay kubo. Masaya siyang lumapit sa bahay at sumilip sa bintana. May nakita siyang tatlong mangkok ng pagkain sa loob. Tuwang-tuwa siyang kumatok sa pinto ng tatlong beses. Bumukas ang nakaawang na pinto. Tao po! May tao po ba dyan? Hindi na makatiis si Goldilocks, kaya lumapit siya sa mesa. Nakahain doon ng isang malaking mangkok ng nilagang labong, isang katamtama ng laki at isang maliit na mangkok. Dahil gutom na gutom siya, gusto niyang kainin ng pagkain sa pinakamalaking mangkok. Tumikim siya ng isang subo, ngunit napaso ang bibig niya. Masyado namang mainit ito! Kaya tinikman niya ang nasa gitnang mangkok. Ay, ito naman ay lumamig na. Ew. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang kutsara mula sa maliit na mangkok. Ito naman ay hindi masyadong mainit at hindi rin malamig. Tamang-tama para sa akin.
Kinain lahat ni Goldilocks ang laman ng pinakamaliit na mangkok. At dahil busog na siya, gusto niyang pumunta sa tabi ng dupungan para makapagpahinga. Dito ay may nakita siyang tatlong magkakaibang upuan. Inakyat muna niya ang malaking upuang kahoy. Ang tigas ng upuan! Tsaka mainit dito kasi malapit sa apoy. Umupo naman siya sa kulay pink na upuan. Ay! Grabe naman ito sa lambot! Sa huli ay umupo si Goldilocks sa maliit na pulang upuan. Oh, ito ang pinakagusto ko! Kaya lang, nasira ang maliit na upuan. Naku! Mabuti pa siguro sa kama na lang ako magpahinga. Pumasok si Goldilocks sa kwarto. Dito rin ay may tatlong kama. Isang malaki, isang katamtaman, at isang maliit. Humiga muna si Goldilocks sa pinakamalaking kama. Ang tigas naman itong kama at ang laki ng unan. Tumalon siya sa gitnang kama, ngunit ito ay masyadong malambot. Pagkatapos ay tumalon siya sa pinakamaliit na kama. Oh, ang sarap humiga dito. Makatulog muna nga. At nakatulog na si Goldilocks sa pinakamaliit na kama. Ang pamilyang panda na nawili sa pangunguhan ng kawayan sa kagubatan, sa wakas ay umuwi na. Pagdating nila ay sabik na silang mag-almusal. Ngunit isang sorpresa ang naghihintay sa kanila sa hapag. May tumikim sa lugaw ko. Pareho tayo. May tumikim din sa mangkok ko. May kumain ng lugaw ko at inubos niya. Tumayo ang pamilyang panda at tumingin sa paligid. May napansin din silang kakaiba sa mga upuan. May naupo sa paborito kong upuan? May naupo rin sa upuan ko. May naupo rin sa upuan ko at sinira pa. May pagtatakang pumasok sila sa kwarto. May nahiga sa kama ko. At nilaglag ang unan ko sa sahig. At may tumalon sa higaan ko. Nanay, tatay, may natutulog ngayon sa kama ko. Tignan niyo. At nakita nga ni nanay at tatay panda na may natutulog sa higaan ng anak nila. Dahan-dahang hinila ni tatay panda ang kumot. Nagising si Goldilocks nang makita niya ang tatlong malalaking panda sa kanyang harapan. Takot na takot siya. Sino ka ba? At bakit ka natutulog sa kama ko? Paumanhin po kung pumasok ako sa bahay niyo. Naligaw ako sa gubat, nagutom, kaya kumain po ako. Nakatulog din ako. Huwag po kayong magalit sa akin. Hindi tama ang pumasok sa bahay ng iba, iha. Baka hinahanap ka na ng pamilya mo. Ihahatid ka na namin. Kabisado ng pamilyang panda ang pasikot-sikot sa kagubatan. Kaya madali nilang nakita ang bahay ni Goldilocks. Nanay! Anak! Hinanap ka namin kung saan-saan. Pangako pong hindi na ako lalabas sa hardin nang walang paalam. Nagpasalamat ang mga magulang ni Goldilocks sa pamilya ng panda. Simula noon, naging matalik na magkaibigan sina Goldilocks at Baby Panda. Nagsasabi na rin si Goldilocks sa kanyang nanay kapag bibisita siya sa pamilyang panda. At hindi na siya naliligaw sa kagubatan dahil ang kanyang matalik na kaibigan, si Baby Panda, ang palagi niyang kasama.
Noong unang panahon, sa bahay na malapit sa kagubatan, nakatira ang isang batang babae na may ginintoang buhok. Ang pangalan niya ay Goldilocks. Napakaganda ng kanyang kulot na buhok na lahat ng makakita sa kanya ay humahanga. Ngunit sa kabila ng pagiging marikit, siya ay isang malikot at makulit na bata. Sa tuwing lalabas siya para maglaro, pinapaalalahanan siya ng kanyang nanay. Anak, dyan ka lang sa bakuran na at huwag kang pupunta sa kakahuyan. Doon sa liblib ng kagubatan, may isang bahay na tinitirhan ng isang pamilya ng oso. Isang tatay na oso na matipuno, isang nanay na oso na katamtama ng laki, at isang batang oso. Maagang nagigising si Mama Bear upang maghanda ng lugaw. Isang umaga, nagising si Baby Bear na mas maaga kaysa sa dati. Gusto na niyang kainin ang kanyang lugaw, pero masyado pa itong mainit. Mama, pwede ba tayong maglakad-lakad muna sa gubat hanggang sa lumamig ang lugaw? Iniwan ni na Mama Bear, Papa Bear at Baby Bear ang kanilang almusal at namasyal muna. Samantala, si Goldilocks ay nasa bakuran habang naghihintay maihanda ng kanyang ina ang agahan. Ngunit naiinip siyang maglarong mag-isa. Gusto niyang malaman kung ano ang meron sa kagubatan. Ano kaya ang mangyayari kung mamamasyal lang ako? Tumingin siya sa paligid. Nang makitang walang tao, tumakbo siya papunta sa kagubatan. Nang mapagod siya, huminto siya at tumingin sa paligid. Ang ganda pala ng kagubatan! Ang mga bulaklak, puno, bakit di ako napunta dito dati? Naglakad pa siya sa liblib ng kagubatan. Samantala, habang naglalakad rin ang pamilyang oso, nakita ni Baby Bear ang isang bahay pukyutan sa puno. Ang laki ng bahay pukyutan! Sigurado akong puno ito ng pulot. Papa, pwede ba tayong kumain ng pulot? Hindi pwede anak. Sa mga bubuyog yan, tahanan nila ang pukyutan. Hindi tayo pwedeng basta na lang papasok sa bahay ng sinuman at kainin ang pagkain nila. Tama po kayo. Umuwi na lang tayo. Gusto ko nang mag-almusal. Samantala, dahil sa tagal ng paglalakad, napagtanto ni Goldilocks na naliligaw na siya. Sinubukan niyang bumalik, ngunit hindi na niya matandaan ang pinanggalingan niya. Pagod na siya at nagugutom. Halos maluha-luha na siya sa pagod. Lumakad pa siya ng kaunti. At sa dulo ng daan ay natanaw niya ang bahay ng pamilyang oso sa gitna ng kakahuyan. Tahimik na lumapit siya sa bahay. Inikot niya ang paligid nito. Ngunit wala siyang makitang tao. Kumatok siya sa pinto. Ngunit walang nagbukas. Pagkatapos ay sumilip siya sa bintana, nakita niya ang tatlong mainit na lugaw sa mesa. Bumalik siya sa pintuan at kumatok siya ng mas malakas. Bumukas ang pinto. Tuwang-tuwa si Goldilocks. Tumingin siya sa loob at tumawag. Tao po! Nang walang sumagot, pumasok siya. Lumapit siya sa mesa na may tatlong mangkok ng lugaw. Isang malaki, isang katamtama ng laki, at isang maliit. Dahil gutom na siya, gusto niyang kumain mula sa malaking mangkok. Ngunit nang sumubo siya ng isang kutsarang lugaw, napaso ang bibig niya dahil sobrang mainit pa ang lugaw. Tumikim naman siya sa mangkok na nasa gitna. Pero ayaw niyang kainin ito dahil masyado namang malamig. Ay, malamig na! At sa huli ay tumikim siya mula sa pinakamaliit na mangkok. Hindi malamig pero hindi masyadong mainit. Sakto lang sa gusto ko. Kaya kinain niya lahat ang lugaw sa pinakamaliit na mangkok. Nang matapos niya ang agahan at pakiramdam ay busog na siya, nais niyang maupo sa harap ng tsimineya upang magpahinga sandali. Ang isa sa tatlong mga upuan ay malaki, ang isa ay katamtama ng laki at isang maliit.
Una niyang nilapitan ng malaki, pero sa taas ay hindi niya ito maakyat. Sinubukan niya ang nasa gitna, pero matigas naman ang upuan nito. Hindi siya komportable. Sa huli ay naupo siya sa pinakamaliit. Ang isang ito ay komportable at eksakto sa sukat niya. Ngunit nasira ang upuan at bumagsak siya sa sahig. Nagkahiwa-hiwalay ang upuan at hindi alam ni Goldilocks kung ano ang gagawin. Nagpunta naman siya sa kwarto at doon ay may tatlong kama. Isang malaki, isang katamtama ng sukat at isang maliit. Una niyang hinigaan ang malaking kama. Masyadong malaki ito para sa kanya at matigas ang higaan. Ang pangalawa ay medyo malaki lang sa kanya, pero masyado namang malambot. Kaya doon siya humiga sa pangatlo at pinakamaliit na kama. Ang isang ito ay eksakto sa sukat niya at napaka-komportable. Kaya doon, nakatulog kaagad si Goldilocks. Habang natutulog si Goldilocks, pauwi na ang pamilyang oso. Si Papa Bear ay may dalang mga kahoy na panggatong. Sariwang prutas naman ang dala ni Mama Bear. At si Baby Bear ay hindi na makapaghintay na kainin ang lugaw niya. Nang makarating sila sa bahay, dumiretso sila sa hapagkainan. May nahalata si Papa Bear sa kanyang mangkok. May tumikim sa aking lugaw. Napatingin tuloy si Mama Bear sa kanyang mangkok. May tumikim din sa lugaw ko. At nang tingnan ni Baby Bear ang kanyang mangkok, napaiyak siya. May tumikim din sa lugaw ko. Pero tila tinikman, inubos niya lahat. Tumayo sila at tumingin sa paligid. Napansin ni Papa Bear ang kanyang upuan sa harap ng tsimineya. May mupo sa aking silya. Tignan niyo, naiba ang pwesto. Tapos, si Mama Bear naman ang nagreklamo. May gumamit rin ang upuan ko. At tulad ng inaasahan, umiyak si Baby Bear sa nakita. May mupo din sa silya ko. At sinira pa to. Naisip ng pamilyang oso na tingnan ang kwarto. May umiga sa aking kama. Tignan nyo, nawala sa ayos. May humiga rin sa kama ko. May humiga rin sa kama ko. At nandito pa rin siya ngayon, natutulog. Nilapitan ni Papa Bear ang kama ni Baby Bear at nakita na talagang may natutulog sa maliit na kama. Dahan-dahan niyang inangat ang kumot. Nagulat sila nang makita ang isang batang babae na tulog na tulog. Huh? Anong ginagawa na isang batang babae sa bahay natin? Palisin mo ang batang babae na yun sa kama ko, Papa! Nagising si Goldilocks sa iyak ni Baby Bear. Nagitla siya na tatlong oso ang nasa harap niya. Sa takot ay napatakbo siya palabas ng kwarto. Mabilis siyang lumabas ng bahay at tumakbo ng hindi lumilingon. Humihingal na siya sa katatakbo, pero hindi siya tumigil. Sa sandaling yun, nakita niya ang kanyang mga magulang na pumunta sa kagubatan para hanapin siya dahil umalis siya ng bahay nang hindi nagpapaalam. Masayang-masaya si Goldilocks nang makita sila. Tumakbo siya at niyakap ang kanyang ina. Nanay! Sobrang nag-alala kami. Nasaktan ka ba? Magiging masunuri na po ako. Hindi na ako alis nang hindi nagpapaalam sa inyo. Mahigpit na niyakap ni Goldilocks ang mga magulang. Mula sa araw na yon, tulad ng ipinangako niya, palagi siyang nakikinig sa kanyang ina at hindi na gumagawa ng walang pahintulot. Nanatili siyang isang napakabait na bata.